that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see. And I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see. And I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is he. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Because I'm happy, I sing because I'm free, for his eye is on the sparrow, and I know he watches me. Let not your heart be troubled, his tender word I hear, and resting on his goodness, I lose my doubts and fears. Though by the path he leadeth, but one step I may see. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Sing because I'm happy, I sing because I'm free, for his eye is on the sparrow, and I know he watches me. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thou dost
Packing up the dreams God's planted in the filthy soil of you. I can't believe the hopes He's planted means a chapter in your life is true. But we'll keep you close as always. It won't even seem you're gone, 'cause our hearts in big and small ways will keep the love that keeps as strong. And friends are friends forever, if the Lord's the Lord of them. And a friends will not see never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you know, in the Father's hands we know, not a lifetime, not too long, to live as friends. With the faith and love God's given, springing from the hope we know,
We will pray the joy you live in is the strength that now you show, but we'll keep you close as always. It won't even seem you're gone, 'cause our hearts in big and small ways will keep the love that keeps as strong. And friends are friends forever, if the Lord's the Lord of them. And our friends will not see never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you know, in the Father's hands we know, not a lifetime, not too long to live as friends. And friends are friends forever, if the Lord's the Lord of them. And our friends will not see never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you know, in the Father's hands we know, not a lifetime, not too long to live as friends. No, a lifetime, not too long to live as friends. True love for each other we have had. So many big but empty words. So we come before your face, asking for your grace. Bring your people to a state of kingdom life. Restore your church again. Touch your people once again with your precious holy hand. We pray, let your kingdom shine upon this earth through a living glorious truth. Not for temporary deed, but to restore authority and power. Let a mighty rising wind blow in. Touch your people once again. Lord, you see your tired servant and the broken, wounded soldiers. Oh, how much we need your precious healing hand. We need the power of the cross as the only source for us when we stand up facing final battle cry. Restore your church again. Touch your people once again with your precious holy hand.
we pray. Let your kingdom shine upon this earth through a living, glorious church, not for temporary deed, but to restore authority and power. Let a mighty rushing wind blow in. Touch your people once again. Let a mighty rushing wind blow in. Touch your people once again. Magandang araw po sa atin lahat. Isa pong pribilehiyo na makapagdala ng salita ng Panginoon, makabahagi upang maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa sa atin upang maging kalakasan po sa ating buhay espiritual. Kung mayroon po tayo mga banal na kasulatan, ay buksan po natin sa Book of Matthew chapter 4 verse 18 to 22. By the way, ako po si Preacher Boy Saliente ng Open Door Baptist Church at maraming salamat po sa pribilehiyong ito. At babasahin ko po sa inyo. And Jesus walked by the Sea of Galilee, so two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. And going on from then, he saw other two brethren, James and the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee, their father, mending their nets. And he called them, and they immediately left the ship and their father and followed him. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa oras na ito, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na pagpalain mo ang iyong salita o Diyos sa oras na ito, maihayag. Manguna ka at nawa, Panginoon, maging makabuluhan sa amin ang salita mo, Panginoon, sapagkat ito po ang layunin mo sa aming buhay na lumakas ang aming pong buhay spiritual. Ito ang dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. And Jesus walked by the Sea of Galilee, so two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they are fishers. Halos magkaparihas ang pangyayari kila James at John. Kaya lang, may kasama silang ama nila na si Zebedee, at nang nakita sila ni Jesus, sinabi sa kanila, follow me, and I will make you fishers of men. Minsan mga kapatid, sa probinsya, kasi naranasan ko rin niya na manghuli ng isda bilang isang fisherman, naranasan ko rin yan. At nalulungkot ako kapag nakikita ko ang isang matanda na nagpapatuloy pa rin sa panghuhuli ng isda sa kasalukuyan. Kaya, na nalulungkot ako kuminsan pag nakikita ko sila. So, kaya blessing po itong sinabi ng Panginoon na I will make you fishers of men. Mayroon po tayong tatlong pag-uusapan po natin, at ang una po ay they followed him because they knew him. At matandaan po natin mga kapatid na kapag
inaaya po tayo at hindi natin kilala ang nag-aya sa atin, bakit tayo sasama? But itong si Simon Peter at saka si Andrew at saka si James at saka si John ay kilala nila yung nag-aya sa kanila, ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat sabi ng Panginoon, I will make you fishers of men. Hindi na sila gagawin at hindi na sila magpapatuloy na mamalakaya ng isda. Kung hindi, mamalakaya na sila ng tao. They calls them para hindi manatiling mamalakaya ng isda. Okay. Ang sabi pa ka doon eh, you are called to be a preacher, but every born again Christian is called to be a soul winner. Maniwala po ba kayo? Amen ba mga kapatid? So, lahat po tayo mga born again Christian na nakakilala sa Panginoon at tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas, tayo po ay soul winner. Okay? They call them for they because of God's to save the lost soul. They called him for the business of God to save the lost soul. Ito pala ay business ng Panginoon to save the lost soul. Ang tao sa bundong to, busy sa kanilang mga business. Napaka-busy. Pero walang naging kabuluhan sapagkat iiwan lang ang mga ari-arian niyan kapag babawian na ng Panginoon ang buhay ng isang tao. Kaya pinaka-importante sa buhay ng isang tao ay magamit sa gawain ng Panginoon. Pangalawa, they followed him because he loved to work. Sabi ka nga sa verse 21, sabi niya, and going on from then he saw other two brethren, James and the son of Zebedee, and John his brother, in the ship with Zebedee, their father, mending their nets, and he called him. Okay. Maging man si Jim at saka si John sa pagkaparihang senaryo ay talagang hindi sila nag-refuse, hindi nila tinanggihan ang tawag ng Panginoon sa kanila. Na mayroon nga ang kasabihan doon nina, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi tumatanggi. Yun ba yun? So, baka iba na yung purihin ng Panginoon sapagkat ang mga nagwawagi ay hindi tumatanggi. Okay? So hindi nagdalawang isip sumunod sa Panginoon. Ang apat na ito na si Peter, si Andrew, si James at saka si John ay hindi nagdadalawang isip na sumunod sa sinabi ng Panginoon, follow me and I will make you fishers of men. Sabi nga sa James 1:8, sabi niya, a double-minded man is unstable in all his ways. Pangatlo, they followed immediately for God's calling. At sabi dito sa verse 22, sabi niya, and they immediately left the ship and their father and followed him. Kawawang tatay, iniwan ka agad. Kawawang tatay, iniwan ka agad. Pero ito po ay malaking kabuluhan sa buhay po ng isang tao na sumunod sa panawagan po ng Panginoon. Kaya po tayo mga tatay, kapag nag-desisyon po ang ating mga anak na maglingkod sa Panginoon, huwag po nating harangan. Hindi po natin hadlangan sapagkat yan po ang mabuting at marangal na pasya
ng isang tao na sumunod sa Panginoon. Okay? At God calls men and women into His harvest. Totoo po yan, mga kapatid, na ang Diyos ay tumatawag sa lalaki at babae sa kanyang harvest. Okay, sabi ka dito sa Matthew, Book of Matthew, chapter 9, verse 37 to 38, sabi dito, "Then saith he unto his disciple, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that will send forth laborers into his harvest." Sa Tagalog, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Katotohanan, ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang aanihin." Purihin ang Panginoon sa oras na ito, sapagkat bilang isang mananampalataya at born again Christian, we are called to be a soul winner. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. Nawa, naging pagpapala ang salita ng Panginoon sa Book of Matthew, chapter 4, verse 18 to 22. Purihin ang Panginoon. Panginoong Diyos, maraming salamat sa oras na ito. Purihin ka, ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati sa aming buhay bilang iyong mga anak. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong salita, matanim malalim sa aming mga puso. Ito ang aking panalangin, pasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aking tagapagligtas.
Glorious songs of the blessed, and
shall sorrow no more, not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore.